Hello mga ka-Pixie, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating daily kapalaran para ngayong April 14, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Blessed Holy Week sa lahat, sa inyong mga ka-Pixie, kung nasaan panigman kayo ng mundo. So ito yung oracle deck na gagamitin natin. For today mga ka-Pixie. By the way, no, may good news akong i-share sa inyo, na approve na yung ating YouTube channel. So I told you na figure out ko na yung root cause, no, kung ba't tayo na demonetized before, but everything is okay now mga ka-Pixie. So thank you so much sa mga walang sawang sumuporta at nag-antay sa ating YouTube channel. So abangan nyo na lang guys yung pagbabalik ng mga subliminals. Paisa-isa ko siyang i-upload, ibabalik ko unti-unti, mga bagong versions na yun, okay? So antayin nyo na lang, okay? Alright, so mag-start na tayo, magsisimula tayo sa Capricorn mga ka-Pixie. Ang mensahe na to ay para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Clean it up mga ka-Pixie. This is cleansing. Okay, so maganda ito. Napapanahon dahil na Holy Week mga ka-Pixie. Magnilay-nilay tayo, di ba? Humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan. At the same time mga ka-Pixie, no? Actually, dapat everyday natin ginagawa yun, no? Kasi hindi natin alam na sometimes nagkakasala pala tayo unconsciously, di ba? And also mga ka-Pixie, this is very important. Like I always tell you, para mataboy nyo yung mga negative energy surrounding nyo. Kasi yung negative energy, kumakapit yan guys, no? So very important talaga na nagki-cleanse tayo, ginagawa nating habit yan, okay? So mag-research na lang kayo kung paano mag-cleanse. Cleanse your mind, your soul, your spirit, your body, your physical space, your space, no? Lahat i-cleanse nyo mga ka-Pixie. Mag-search na lang kayo, maraming pamamaraan kung paano mag-cleanse. And very important na ginagawa yun again mga ka-Pixie para matabon nyo yung negative energy. Bago pa kayo maka-attract ng swerte or magagandang bagay, dapat nag-cleanse muna kayo. Nagtataboy muna kayo ng negative energy para maging tuloy-tuloy daloy ng blessings sa buhay nyo, okay? Alright, so yan ang message for Capricorn. Yung susunod na mensahe is para sa Aquarius. Ang mensahe na to ay para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Alright, so no place like home mga ka-Pixie. This is you, this is about you taking care of yourself mga ka-Pixie. We should treat ourselves like how we treat our home, okay? So paano ba natin tinatrato yung mga bahay natin? Di ba gusto natin malinis palagi, maaliwalas yung ating tahanan? Kasi at the end of the day, doon tayo umuwi, doon tayo natutulog, doon tayo nagpapahinga. Ganun natin dapat tinatrato yung sarili natin. Kasi di ba at the end of the day, wala tayong kasama kundi yung sarili natin. Di ba paghiga mo sa kama, ikaw yung kasama mo, yung kumbaga yung sarili mo, di ba? You're always going back to yourself. So very important na you value yourself, no? You value yourself. You don't take for granted yourself. Huwag mong ibaliwalain yung sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo, di ba? The same way na you value your home and you would like to be valued by other people, okay? So very important na inaalagaan natin yung sarili natin mga ka-Pixie, okay? So reminder yan para sa inyo Aquarius, self-love, self-concept, diba? So, yung next na message natin is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So ito ay para sa Pisces mga ka-Pixie. To be fair, this is balance mga ka-Pixie. Ito rin ay mensahe na huwag maging judgmental. Okay, huwag tayo maging judgmental sa ibang tao. At the same time, huwag din tayo maging judgmental sa sarili natin. Huwag natin i-judge yung sarili natin. Don't be too hard and don't be too harsh on ourselves mga ka-Pixie. No?
And also put everything into balance, mga kapiksi. Kailangan moderate lang lahat ng bagay na ginagawa natin, no? You cannot appreciate light without darkness, and you cannot appreciate darkness without light, okay? So yun yung pinaka message nitong card na to. And at the same time, na huwag nyo rin i-judge yung ibang tao, mga kapiksi, the same way na ayaw nyo rin na hinuhusgahan kayo ng ibang tao, okay? Without really knowing you, diba? So yan yung message para sa inyo. Yung next na mensahe natin is para sa Aries. Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, ang mensahe na to ay para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Create, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, okay? Very important na nagdadasal tayo, syempre, for guidance, for protection, pasasalamat as well, gratitude sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob sa atin at sa lahat ng mga bagay na kailangan natin ng gabay. But at the same time, mga kapiksi, very important din na kumikilos tayo, ginagawa natin yung parte natin, yung bahagi natin, no, para sa ikatutupad ng ating mga merhiing or ng mga bagay na pinagdadasal natin. Kailangan natin ipakita na deserving tayo dun sa mga bagay na hinihiling natin. Huwag natin gayahin si Juan Tamad, no, yung tipong susunggaban niya na lang yung bubunutin na lang niya yung bunga, tamad-tamad pa siya, inaantay pa niyang bumagsak, diba? So kung binunot niya na sana, edi sana napabilis yung manifestation ng gusto niya, which is makain yung bunga, diba? So sometimes ganun, no, nasa harap na natin yung opportunity, dinidelma pa natin kasi hindi tayo, kumbaga, hindi tayo aware sa mga blessings na pinagkakaloob sa atin, no? So, dapat ganun. Nagdadasal ka at the same time kumikilos ka rin. Okay? So, yeah. Huwag maging tamad, mga kapiksi. Kailangan natin mag-persist. Okay? And yung susunod na mensahe is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. All that glitters, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, no, mag-ingat kayo sa mga opportunities, no, kasi hindi lahat ng opportunity, hindi lahat ng kumikinang ay ginto, mga kapiksi, no. Mag-ingat kayo sa mga fake, ayan, o, no, mga maskara. Nakikita nyo ba? Maskara pala. Maskara to. Maskara, no? Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikita nyo, ginto, no? Hindi lahat ng kumikilang ginto. Minsan may mga tanso din dyan. Dapat matuto kayong makiramdam kung totoo ba yung tao sa inyo o nagpapakitang tao lang. Mga ganyan, no? Mag-ingat kayo sa pagtitiwala. Huwag basta-basta magtiwala, mga kapiksi. Protect yourself from those people na masyadong mapang-abuso, no? So, dapat maging mapanuri kayo, mga kapiksi. Alam nyo kung kalino kayo nagtitiwala. Ganyan-ganyan, etc., etc. Okay? So, you get the message, mga kapiksi. Mag-ingat, alright? And then, yung next na mensahe natin is para sa Gemini. Gemini, we have to the sea, no? This is very flowing. Ibig sabihin nito, guys, very peaceful yung energy nyo. Very flowing din. Ibig sabihin ng flowing, di ba? Umaagos, may movement, may paggalaw. You are headed towards the right direction. Lalo na kapag wala kang resistance, mga kapiksi. Pag sinabing resistance, blockages, no? Pag wala kang blockages, very smooth sailing yung iyong buhay. Okay, so samantalahin mo yan. Very peaceful din. Nakakaramdam din ako ng calmness and peacefulness sa energy mo, no? So, maganda yung time na yan para sa'yo, para i-assess mo yung sitwasyon mo, isipin mo where you are right now and where you are heading, saan ka papunta, magplano ka, ganyan.
samantalahin mo yung passive energy na yan para alam mo kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, okay? Kung maganda yung direction mo, di ipagpatuloy mo lang. Kung hindi naman, make plans for yourself, okay? Or I mean, kung hindi mo masyadong type yung nangyayari, you can always create your future, create new opportunities for yourself. Make plans, depende sa kung ano yung gusto mo, okay? Alright. So, yan ang message for you. Gemini. So, yung next na mensahe natin is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, ang mensahe na to is I for Cancer. Imagine, this is using the power of your imagination, mga kapixie. You can also say visualization, it's an imagination technique, or daydreaming, whichever you prefer. All of those, no, they're using pictures in your head, so para-paras lang yan. But you can create your own reality, create your future by imagining your desired results, okay? So, kung ano yung gusto mong resulta na mangyari sa buhay mo or gusto mong i-manifest, use the power of your imagination by visualization or daydreaming to attract it to your life. Ibig sabihin, imagine mo yung end result ng gusto mo. So, let's say for example lang, gusto mong manalo sa lotto. So, imaginein mo na nananalo ka sa lotto, yung numbers na tinatayaan mo lumalabas, diba? Mga ganun din ang klaseng imagination. There's no limit, no? There's no limit to what you can imagine. That's why you can be, do, have anything that you want in your reality. You just have to focus your attention on your intention for it to manifest. Hindi lang siya isang beses ginagawa, no? Paulit-ulit, persistent. Persistency hanggang sa makamit yung gusto mo, no? So, that's how you use the power of imagination, mga kapixi. Alright? So, yung next na message natin is para sa Leo, mga kapitsi. Leo. Ang mensahe na to is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Leo, we have building blocks, no? Ibig sabihin nito, guys, you are building foundation, no? Nagbibuild kayo ng kung ano yung ninanais nyo sa buhay. It doesn't matter kung gaano kataas na, kung gaano kalayo na yung ginagawa nyo, or kung nagsisimula pa lang kayo. It doesn't matter where. As long as you persist, no? Ang key dito, mga kapiksi, is yung pagpupursige, okay? Pagpupursige hanggang sa ma-establish mo yung tamang pundasyon para sa'yo, hanggang sa ma-establish mo yung bagay na para sa'yo na nainais mo, no? Hanggang sa matapos mo yung construction ba? Nung bagay na gusto mong i-manifest sa buhay mo. As long as nagpa-persist ka, as long as hindi ka sumusuko, as long as nagko-continue ka, mga kapiksi, matatapos mo rin yan. No? Makakarating kayo sa finish line, matatapos mo rin yung project na yan. Ang importante is kumikilos ka. No? Kumikilos ka every step of the way. So, yun yung key to success mo. Okay? Kaya huwag kang mag-give up, Leo. No? Just continue on building what you want to build it. Or establish for yourself and eventually, matatapos din yan. Okay? Alright. So, parang ano lang yan, bahay lang na nagko-construct. Parang ka lang nagko-construct ng bahay, di ba? Maghahalo blocks ka muna, halo-halo ng semento, di ba? Tapos, mga bakal-bakal. Hanggang sa matapos mo na, may bubong ka na, tapos na pala, di ba? Ganun din yun. Alright? So, yung next na message natin is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na tayo para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, ito lumipad siya. So, kukunin natin siya for Virgo. This is regeneration. Ibig sabihin nito, pagbabago. Changes, transformation. Okay? So, kung mapapansin nyo, guys, yung puno, no? Nalilagas na yung, ano niya, yung mga dahon niya, no? And it has to happen. Ibig sabihin na to, kailangan mag-end yung isang cycle sa buhay nyo para magkaroon ng space yung mga panibagong dahon na tumubo dun sa puno, no? So, ganun din sa buhay natin, guys.
Ibig sabihin nito, may mga cycle na kailangan matapos sa buhay nyo para i-welcome yung panibagong cycle sa buhay nyo. That's why transformation, pagbabago, okay? So, i-accept nyo wholeheartedly, mga kapiksi, yung mga pagbabago, yung mga changes na yun. Kasi may kaakibat na blessings yan for you, okay? And yung mga lessons of the past, yung mga, kumbaga yung mga dahon na nalagas, no? Yung mga lessons na dinala nun sa buhay nyo, magagamit nyo siyang guidance para sa susunod na adventure nyo sa buhay nyo, okay? So, maging ready kayo sa bagong adventure, mga bagong pagbabago sa buhay nyo. I-utilize nyo siya, mga kapiks, isamantalahin nyo siya kasi may daladala siyang blessing sa buhay nyo, okay? Alright. So, yung next na mensahe natin is para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, ito ay para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. We have the fates, mga kapiksi, no? Kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, yan ay nakatadhana mangyari para sa'yo, no? Nakatadhana talaga siya. It's already written in the stars, sabi nga nila, diba? So, yeah, nakatadhana siya mangyari sa'yo na maganda man o hindi man maganda yung nangyayari sa'yo. Palagi natin iisipin, mga kapiksi, no? Paulit-ulit ngayon sinasabi sa inyo, maganda o hindi maganda yung sitwasyon, there's always a hidden blessing, okay? Hidden blessing na kaakibat para sa'yo, okay? So, i-accept mo siya wholeheartedly. Kapag tinatanggap niyo siya ng maluwag sa kalooban, guys, mas madali kayo nakaka-survive, okay? Mas madali kayo nakaka-adapt. Less resistance, no? And mas magaan, no? Mas magiging magaan yung buhay nyo, mas mabilis mag-shift yung inyong perspective and mas ma-attract nyo ng madali, no? Yung mga pagbabago, changes, and blessings sa buhay nyo, okay? So, very important talaga na, na yung acceptance, mga kapiksi, okay? Very important na bahagi yun ng buhay natin, okay? So, learn to accept your fate, mga kapiksi. And then, yung next message natin is for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang mensahe nito ay para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, ang message nito ay para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. So, time to go, mga kapiksi. Panahon na para mag-move on. Okay, kalimutan nyo na yung past journey nyo. It's already in the past. Tapos na yun. Past as past. It doesn't serve any purpose in your life anymore. There are nothing but memories, no? Memories na lang siya. Whether good, whether bad yung previous situation, it's already over. Okay, you cannot turn back time. Okay? So, it's time to go, mga kapiksi. Look forward, no? And embrace the present situation right now, okay, so that you can create a happy future ahead of you, alright? So, move on na, mga kapiksi. Alright. And then, yung last message natin is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang mensahe na tayo para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Scorpio ay Sagittarius, guys. Go the distance. OMG. Napakaganda nito, Sagittarius. This is so you, no? Napakataas ng energy level mo, mga kapiksi. You are highly motivated right now. Samantalahin mo siya kasi super layo pa ng mararating mo sa buhay. You just have to build that faith, blind faith, on yourself, mga kapiksi. Be confident. Be confident on your skills. Maging confident ka sa sarili mo. Sa sarili mong kakayahan, maniwala ka, no? Maniwala ka sa sarili mo na ikaw yung unang number one na dapat na naniniwala sa sarili mo na kaya mong abutin lahat ng pangarap mo sa buhay, na kaya mong puntahan lahat ng destinasyon na gusto mo, okay? You just have to have that confidence in yourself, knowing
that you will make it there. Okay? So, yeah. Napakaganda nito mga kapiksi. Malayo pa yung mararating mo. I-challenge mo rin yung sarili mo. Huwag ka matakot lumabas ng iyong comfort zone. Huwag mong hayaan na mas taka sa buhay mo dahil lang sa mga doubts and fears mo sa sarili mo. Okay? Be confident on yourself. Malayo pa yung mararating mo. Okay, so yan ang ating overall reading para sa inyo, mga kapiksi, ngayong April 14, 2022. Let me know if naka-resonate kayo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.